si Dylan injured na naman, ganun ganun. So trade na natin siya. Habang tinitrade ako, pupunta ako sa ibang team, share ng gospel, tapos mai-injury na naman ako, matitrade na naman ako. So parang ganun, talagang literally naging missionary, naging journeyman. Kapamilya, sometimes we are redirected to other paths to pursue other careers, but that doesn't mean that we are lost. Rather, we are diverted to a greater and bigger calling. And today, we are going to talk about that with none other than Dylan Ababu. How is life recently for you? I have 4 jobs right now. 4 jobs eh, no? Ang dami. Yung 2 tungkol sa basketball, nagbuo ako ng sariling basketball skills training and player development. So, mga any ages, any levels, any genders. Nagko-coach ako sa Tulare Union School. So, high school siya. So, ina-assistant coaching ko yung varsity girls. Sa PE teaching, isa naman marketing ng mga physical therapy, home health, mga wheelchair, scooters, ganun. Saan ka ngayon sa US and kailan ka nag-move dyan? Last year lang. September 2022, LA, tapos October, dito na sa Tulare. Tulare, California. Yung buong family ko naman, nasa America naman talaga ever since. Kaya lang ako nasa Philippines dahil sa basketball. So, kaya lang ako naiwan. You are doing 4 jobs at the same time. And then, nung nasa Pilipinas ka, pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung mga iba't ibang teams na nasaan ka naglaro? Nung 4th year high school ako, nag-tryout ako dun sa RP Youth National Team na ngayon tinatawag na siyang Batang Gilas. Sila Jerby Cruz kasi no, nasa UST na. Sila Chester Taylor, Francis Aliera, Mark Canla. So sabi nila, kasama si Daryl Bautista, teammate ko sa youth team. Sabi nila, sumama ka na lang sa amin sa UST eh. Magkakasama na tayo sa national team eh. Ba't di pa natin? Nahila ka nila. Oo, so, hinila nila ako. Napunta ako UST, tapos sa 2005 yun, na-line up ako. Nakasama rin ako sa mga PBL teams, yung Harbor Center. Na Northport na ngayon sa PBA. Magnolia na rin ngayon sa PBA. Pa-tryout si Boss Manny Pangilinan ng Smart Gilas sa Men's National Team. Eh, nakasama ako sa team noong 2008 hanggang 2011. After noong 2011, nagpa-draft na ako sa PBA ng Barako Bull. After ilang months, na-trade na ako sa Ginebra. Naglaro ako doon ng mga 3.5 years. Balik sa Barako Bull, nalipat sa Token Text, nalipat sa Blackwater, nalipat sa Global Port, nalipat naman sa Phoenix, napunta ako ng Kia, napunta ako ng Northport sa Glit, napunta ako ng Chooks to go 3-on-3. After nun, Platinum Karaoke yung team dapat. Kaso, nung 10 days, so 1 year ako nag-prepare para sa PBA Breakthrough, para sa Platinum Karaoke. And then 10 days bago mag-opening, naputol yung Achilles ko. Nag-rupture yung Achilles tendon ko. So, matagal yun. 1 year na rehab yun. Pero nung nag-rupture yung Achilles tendon ko, nag-decide na ako mag-retire sa basketball. After 1 year, noong mga September na, pumunta na ako dito. Kasi retire na rin naman ako, hindi na ako maglalaro. Yung oras na you had to step back from the game because of the injury, how did that change? Hindi lang yung career mo kasi sabi mo nag-retire ka na, but your perspective in life? Nung naputol, na-rupture yung Achilles tendon ko, alam ko na kagad na sign na siya from the Lord na kailangan ko na mag-stop sa basketball, to focus na sa mentoring, sa coaching. Buting ka talaga na 1 year. Papipilitan ka talagang hindi muna maglaro. So, clear sign siya. Tapos in-accept ko na rin yung nangyaring yun. Alam ko na rin na dinadivert na ako, parang sinabi mo nga kanina, to a different path. Nung time na inisip mo na it was a sign na to stop, how challenging was it? How was the process of accepting that? Well, mahirap yung process of accepting halos buong life mo nagbabasketball ka. Nag-sacrifice ka, nag-devote ka ng oras para mag-prepare sa tournament. Tapos bilang sa tuwing nafe-feel ko na talagang in-shape na ako, feeling ko ready na ako, doon naman ako na-injury. So maraming beses nangyari yun. Sinasabi rin ni Lord na relax ka na, huwag ka na masyadong pumukpok. Wala naman akong regret kasi mula bata pa ako, binigay ko ng best ko. Talagang I left everything on the floor. Hindi ako nag-hold back, hindi ako nagtipid ng energy, talaga nag-all out ako. Kaya ngayon, feeling ko okay ako. Baga, binigay ko na lahat. Talagang yun lang talaga yung fate ko sa basketball. Hindi ako aabot dyan. Dami kong injury, so hindi ko na ma-achieve to. Okay naman ako, Maris. Through the years, you have been moving from one team to another, from one place to another. Pero at the same time, nagpro-progress. Hindi lang nag-move, pero nagpro-progress ka din sa life. How has that helped you to become the person you are right now? Yung about sa moving,
nalala ko, tawag sa akin ni Dr. Andy Howe, the journeyman. Talagang dami kong pinupuntahan. Well, personally, parang ginawa din akong missionary ni Lord. Kasi sa bawat team na napuntahan ko, nakapag-set up kami ng mga Bible study group. Siyempre sa tulong nila Kuya JJ Helterbrand, nila Kirby Raymundo, sila yung mga nag-share sa akin ng Bible, sila Kelly Williams, sila Larry Fonasher, Kuya Doug Kramer. Si Dylan injured na naman, ganyan-ganyan. So, trade na natin siya. So, habang tinitrade ako, pupunta ako sa ibang team, share ng gospel, tapos ma-injury na naman ako, matitrade na naman ako. So, parang ganun. Talagang literally, naging missionary, naging journeyman. For someone who has been frequently traded, nag-move from one place to another, how do you find yung sense of belongingness? I'm very grateful din kasi yung mga naging teammates ko sa PBA, mga nakasama ko dati nung college, di ba? Yung mga coaches ko sa PBA, mga naging coach ko din dati sa amateur o sa national team, di ba? Kumbaga nagkakaroon ng reunion, di ba? So, nakatulong yun. Para sa akin, walang issue yung finding the sense of belongingness and social belongingness. Pero right now, Dylan, how would you describe for you what home is? Para sa akin kasi, ang identity talaga natin, si Jesus Christ, di ba? We are all in Christ. Yung talaga identity natin. Kung i-coconnect ko sa home, the definition of true home is when you are with your fellow believers. So kahit saan pa yan, hindi yan nalilimit sa isang house, sa isang team, o sa isang establishment, o sa isang office. Hindi, basta kahit saan ka, basta kasama mo yung mga fellow believers mo, kasama mo yung mga family mo, loved ones mo, yun ang home. I have heard different definitions of home, but that was one of the greatest definitions. No, thank you. Galing kay God yun. Sobrang na-appreciate ko itong interview na to, and sana mas marami pa po kayong matulungan and ma-inspire na ibang tao. Alright, thank you so much again, Sir Dylan, and hope to see you soon, and sana mag-flourish pa yung mentoring career niyo dyan sa US. No, thank you very much, and syempre more blessings to you, Marlies, and the whole family.